trending at mainit-init pa, nagsalita na nga itong si James Reid kay Ogie Alcacid. Itong dalawa ay naging manager ni Liza Soberano. Kung matatandaan natin, itong si Liza ay umalis under Ogie Diaz management at lumipat sa Curlis na pagmamay-ari ni James Reid. So, tunghayan natin kung ano ang buong storya doon sa kay Ogie Diaz vlog. Ang video ito guys ay mapapanood nyo sa kanya. Finally, nagsalita na si James Reid tungkol sa pag-alis ni Liza sa kumpanya niyang Curlis Music. Matatanda ang inanunsyo na rin ng kanyang kumpanya sa Instagram kumakailan ang paghihiwalay nila ng landas ni Liza, subalit wala nang iba pang detalye kaya marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. Sa interview ng aktor sa YouTube vlog ni Ogie Diaz, he revealed na si Liza raw ang umalis under his management at ito naman daw ay nasa kanilang kontrata and her decision to leave actually. Siya ang umalis and you know, it's with our agreement with Liza. You know, we have a close. You know, it's termination for convenience so she can leave anytime, sabi ni James. Paliwanag ng aktor, actually, you know, I think mas focus siya sa career niya sa LA and kami mas focus kami sa Philippines. You know, with my music career, I'm going back to acting so we had a different career paths, I think. And she has her own co-management sa LA, Transparent Arts, and she really focused there, saad ni James Reid. Ayon sa actor businessman, kayang-kaya naman daw i-handle ni Liza ang sarili. Actually, she's been managing herself. I can see making a lot of her own decision. Ganun talaga si Liza. She's very creative, very ambitious. She's very business-minded and it's been great working with her. She's a very sweet girl, I'm sure you know, saad ni James. Siyempre, kilala ni Liza or ni Ogie itong si Liza Soberano. Of course, hangad pa rin daw niya ang success ni Liza sa Hollywood at kung babalik naman daw ito sa Pinas ay siguro, sinisiguro ni James na may babalikan pa ang actress. We wish her all the best with her career in LA, with all of her international project, everything she's doing, and you know, I just want her to know may babalikan siya dito sa Pilipinas if ever. You know, the Curlis team is always her for her no matter what, and it's been a great ride working with her over the past 5 years through the pandemic, and she came very long way, and yeah, we're very proud of her, pahayag ni James. Nilinaw rin ng aktor na wala silang bad blood ni Liza at hindi sila magkaaway. I'm not angry person. It takes a lot to get me upset, but we wish her all the best and it's very difficult what she's doing and pushing the US career. So we give her 100% support even for all the project she still has here. We still support her, say ng aktor. Nagsalita na rin si James tungkol sa kanyang dating partner sa Curlis Music na si Jeffrey O. Sa panayam ni Ogie kay James, kasama ang legal counsel ng aktor na si Attorney Rodel D. Guzman, ay nilinaw nilang formal na nga nilang inalis si Jeffrey sa kumpanya noon pang July 2, 2024. Oy, fresh pa to. Magdadalawang buwan na. Matatanda ang inaristo si Jeffrey O ng Bureau of Immigration noong Agosto 2023 dahil wala umano itong permit na mag-operate ng business o magtrabaho dito sa Pilipinas. Kahit terminated na siya, si O ay marami pa umanong itong accountability sa kumpanya, at nang magkaroon sila ng meeting last July 2 ay sinabi raw nila
ito sa nasabing kasosyo, pero nabalitaan na lang daw nila na bumalik na ito sa LA at hanggang ngayon ay hindi pa sila binabalikan. Kasama raw dapat ipaliwanag ni O ay ang expenses daw nito na umabot na mahigit 100 million pesos. Oh my goodness, ang laki to. Parang politician. Ayon naman kay James, during this time, wala raw siyang idea sa mga ginagawa ni Jeffrey na ilang buwan na raw pa lang nangyayari. He tricked me. I've been working with him for a very long time. And it turned out he was not the person he said he was. Say pa ni James. I'm very happy that he's gone now and our entire team, our staff, every time, everyone is a lot happier than he's out of the picture. And things are starting to make sense and things are actually going very well for me, for the company, for all the staff, and it's like good riddance, pahayag ng aktor. When asked kung balak ba nilang sampahan ng kaso si Jeffrey, ayon sa abogado, pag natapos na yung audit natin, palagay ko doon din mauuwi talaga. Basa ko sa mga nangyari, hindi pa naman tapos kasi mayroon pa pang mga bagong dumating na obligasyon pala na kay James sinisingil, hindi naman obligasyon ni James. So, malaking kaso to. So, yun nga guys, si Liza umano ang umalis sa Curlys na pag-aari ni James. So, kung nagustuhan nyo ang video to guys, comment down kayo dyan. Please do like, share, and subscribe para updated kayo dito sa aking channel palagi kasi yung mga ina-upload ko dito yung mga latest na balita. So, yun lang guys. This is Caridad Official TV. Hanggang sa muli and thank you so much.